Benson, Marvin. Patangi, belamu, Patangi. Double G bayan. Patangi datangnya, Bro, kita tapamu bayu tapa kita madalangi tapamu ne. Founder. Jadi ano? Bro ini wa. Spray. Maraming salamat din guys sa panibagong araw na binigyan niyo sa amin, Lord God. Maraming salamat din po sa paggabay niyo sa amin papunta dito, Lord God. Gabayan niyo po ang aming gawain ngayon, Lord God, sa mga bagong kapatid na napapasok dito sa Tarlac, Lord God, na may sa buhay nila ang mga bailos namin, Lord God, ang mga tituloy ng gardens, Lord God. Ito lang po ang isang isang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, mga bro. Good morning. Talagang bisig dito talagang yung garden. Hindi, nagpipidyo para di ka mahirapan. Nagpipidyo ko. Mga bro, tagal na kanya muna eh. Once na kayo ay naging guardian, kayo ay natatakan, yun ay may kaakibat na responsibilidad at obligasyon sa kapatiran. Ngayon, dito, lahat dito tayo ay ng government organization. Ibig sabihin, hindi ito baka gobyerno, pero tayo ay nagpapailalim sa mga patakaran at obligasyon ng isang mamamayang Pilipino sa ating gobyerno. Kung ano, mga bro. Ngayon, ang Guardians din ay isang volunteer organization. Non-profit organization, ibig sabihin, tayo ay mga volunteer lamang. Ibig sabihin, mga bro, tayo ay gumaganap, gumagalaw bilang mga volunteers. Hindi tayo tumatanggap ng bayad. Sa init ng araw at saka sa ulan, tayo ay hindi tumatanggap ng bayad. Bawat ang magsulisit sa kapatirang guardian. Nakuha nyo, mga bro. Ngayon, nasa sa inyo kung gusto nyo ituloy o hindi. Pero palagay ko, isang taon na kayong naghihintay. Pasensya na, mga bro. Dahil hindi nakaluwas si NCF. CGSSCF Aquarius, ang ama ng Tarlac. Sabihin mga bro, founder, nagkikipag-coordinate ka kay NCF Aquarius. Pwede nyo siyang tawagin, CGS, Chief Global Supreme National Corporate Founder. Siya rin ang CGSSCF Aquarius bilang si Roel Carpio, ang pseudonym niya sa Guardian ay Supremo Aquarius. Nakuha niyo po, siya ang Director General for admin, national man at international. Ngayon, pakikilala ko sa iyo si Charter Grandmaster Founder Scorpion. Siya naman ang Deputy Director General for admin. Katlo, si Master Founder Axel Rose, siya ang Regional Founder ng Guardians. Kayo ay naka-umbrella sa kanya. Nakikilala ko rin si SF Aqua, incoming National Founder, na kasalukuyang Regional Coordinator ng Ram Lawining. Si Founder Alden ng Rusi Motors, kung gusto kumuha ng motor,
Pwede sa kanya. Kasama niya si Chapter President RNG Kiluma. Ngayon, pinagkikilala ko yun, mga bro. Ano yung founder dito? Si Founder Mad. Tama ba, bro? Founder Mad? Mad. Mad o Mad? Kristiyana kayo, hindi kayo kipang mani. So, mga bro, bago natin susimulan, mamaya, pagkatapos ko, ibabagi ni Supremo, si SCF, CGS NCF Aquarius ay ang ama ninyo dito sa Tarlac. Kung ano man maging problema o ano mga aktibidad dito, lalo na ikaw, founder, ikaw ay direct coordinate with NCF Aquarius. No? Bago tayo, bago makalimutan pala, ako nga pala si CGS Johnny NCF Jojo, ang Secretary General. Kaya ko nalaman din. Ulitin ko, si CGS NCF Aquarius, ang inyong ama dito sa Tarlac ay Director General Oranbin. Tapos si CGMF, yung mataba kanina, si James Scorpion, siya ang Deputy Director General Oranbin. Ngayon mga bro, katulad ng nasabi ni SF Aqua, bilang mga guardians, bilang mga markadong guardians, pag kayo ay nakarga na, pag tayo nagkakaiwalay na mamaya, kayo ay full-fledged guardians. Full-fledged RAM LWGBI. Ibig sabihin, yung RAM, Revolusyonaryong Alyansang Pakabansa. Yung LWGBI, Law and Means, Guardian Brotherhood International Incorporated. Ngayon, bro, ang pagiging isang guardian sa pagbabagong buhay, kung saan tayo ay naging bagong nilalang at iniiwan na ang masama nating katawan. Tayo ay gumagamit ng pseudonymia, yung pangalan nyo, mga bro, na nagpapahayag ng mabuting bagay at magandang katangian na maging encouragement sa ating tungo sa marangal na pamuhay. Nani po rin sabihan ninyo, mga bro, yung metong mga guardians sa Kapampangan ay pagbabagong buhay. Ibig sabihin, katulad nito, no? Si Victor Natividad Gallanongo. Ha? Ang kanyang pseudonym ay Big. Noong panahon na si Victor Gallanongo ay isang lasinggero, o sabihin na natin yung babaero, o sige, sabihin pa natin, basagulero, ay iniiwan na nung siya ay pinanganak bilang si MG Big. Sabihin mga bro, yung gawang hindi maganda ni MG Big nung siya ay panahon na siya si Victor Gallanongo ay iniiwan niya dahil siya ay muling ipinanganak sa guardians bilang MG Big. Huwag niyo mga bro. Ngayon, tayo ay gumagamit ng pseudonym niya. Ibig sabihin, yung pseudonym natin, kamukha ni Victor, ang pseudonym niya ay Big. MGB, no? Na nagpapahayag ng mabuting bagay at magandang katangian na maging encouragement sa atin tungkol sa mga napamumuhay. Ibig sabihin, siya ay nagpapahayag ngayon bilang MGB ng kanyang kabutihan at magandang katangian ng isang markadong guardian para siya ay makapag-recruit, makapag-ganyak ng ibang mga kabataan or tao na gustong sumama. Ibig sabihin siya ay magiging mabuting halimbawa. Yung gawang hindi maganda, iniiwan na pag ikaw ay muling pinanganak bilang guardian. Kuha niyo mga bro. Wala sumasagot, butog na ba kayo? Ngayon, eto pa, mga bro. Siguro may katanungan kayo kasi nung ako, si Supremo Aquarius, at saka ibang mga supray, ibang kapatid natin dito, ganyan din ang tanong nung kami ay bagong guardians pa lang. Anong mapapala natin sa guardians? Ano ba ang may tutulong ng guardians sa atin? Diba? Hindi ba naitanong sa mga sarili nyo, mga bro? Founder, hindi ba naitanong? Ano ba ang may tutulong ng guardians sa akin? Eto ang sagot. Ha? In reality, isang malaking burden o pabigat ang guardians sa buhay ng isang member. Tama to. Kasi bakit? Imbis na magpahinga ka na lang, naglalangang ka pa ng oras sa guardian. Tama ba? Diba? Imbis na katulad ka lang, gusto nyo na magsiyas. Dahil lindo ngayon, gusto niyan tumuma. Gusto niyo nang ilabas si macho.
Yung matipunong dito para mag-chat na, pero andito pa kayo ngayon. Naglaan kayo ng oras nyo sa Guardians. Maraming salamat, mga bro. Sa dami ng extracurricular activities, magre-relax ka na lamang, maglalaan ka pa ng oras sa activities ng Guardians. Wala kang dapat expectation sa Guardians dahil walang pinapangako sa inyo ang Guardians. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mga bro,